Tingnan nyo po itong mangga na to. Parang nahiwalay po siya. Pero napakahitik niya sa bunga. Yan, hindi makita ng kamera natin, pero maliliit pa po kasi yung bunga niya. Ang ganda tingnan eh. Pero alam niyo po, kahit mahiwalay ka katulad ng manggang ito, kung talagang malago ka rin eh, mamumunga ka talaga. Parang ganyan din po yung buhay ng isang mananampalataya, na kahit sayan mo siya dalhin, kung malago talaga siya sa Panginoon, siya ay mamumunga. Kaya nga lang, paano ba lumalago? Siyempre katulad ng banggang ito, malalim yung ugat. Yan po, malalim ang ugat. Kung kaya maganda yung kanyang pagtubo. Ganyan din po sa atin, kung malalim ang ugat natin, rotted po tayo sa salita ng Diyos, maganda yung pagtubo natin. Kaya kahit hiwalay ka, kung saan ka man dadalhin, ikaw ay talagang mamumunga. Opo, ganun po yan. Malalim ang ugat nito. Sigurado, malalim ang ugat nito. Kung kaya namumunga talaga siya ng marami. At saka maraming nakikinabang sa kanya. Ganyan din po sa atin, kung malago tayo, marami tayong bunga, marami ang sisilong, maraming ikinabang sa atin. Tulad dito, marami nang ikinabang dito, uod, ibon, mga tao, pwedeng sumilong sa kanya eh. Okay. So, ganun po ang buhay natin sa Panginoon. Kung lumalalim po tayo sa kanya, deeply rooted po tayo, paano nga ba lumalim? Hindi, pagbubulayan po natin ang kanyang mga salita. Palagi tayong pasiyasat sa kanya, palagi po tayong manalangin. Opo, doon po lalago tayo. Lalago tayo. Titibay at mamumunga talaga. Hindi mapigilan ang pagbunga. Basta't manatili sa Panginoon. Sabi naman ni Jesus yan eh. Sa John chapter 15. Na kung mag-aabide po tayo sa kanya, tiyak na mamumunga talaga. Ayun po, yun ang sikreto po natin. We abide in the vine, or we abide in God. At sa ganun po, talagang mamumunga po tayo. Ayan ang ating reflection ngayong umaga. Dito po ako sa isang parte ng daanan papuntang Pahon sa Kasili. Opo, nandun yung main road. Dito, may mga kalsada dito. Walang papahayan, pero tingin ko ito yung mayari. Ano ba yan? CSE LEDC. Yan, siguro kilala natin yun. Kaya private property, limited na lang po tayo dito. Maraming salamat, ingat po tayo.